Ayan, ito mga kapadyak, si Ma'am MJ. Na-champuan natin siya dito sa may pwesto ng Bambike Eco Tour. Ma'am MJ, kamusta naman pala yung experience mo dito sa pagsakay sa mga Bambike? Actually, masaya naman siya. Tapos, sobrang nakakatanggal din ng stress kasi lalo na ngayon, finals na namin. Finals tapos, ba yan? Saan ba yan? Basketball? Volleyball? Yung finals na po namin sa school. Ah, sa tapos, school. Ayun, nagbambay kami ng friends ko para makapag-relieve ng stress. Oh. Tapos, ayun lang, nagka-problema lang kasi nakabunggo kami. Pero naging okay naman na. Okay, at pwede naman may malaman, Ma'am MJ, kung ano ba yung course nyo ngayon? Ano po, BS Entrepreneurship. Ah, graduating na kayo? Hindi pa po. Ah, hindi first pa. Year. Ayan. Yes. So, yung experience nyo dito sa pagsakay nyo sa Bambike, okay naman po? Okay naman po. At, yun. Ang totoo po niyan, lagi po kaming pumupunta dito. Ah, kapag, lagi kayong pumupunta dito? Opo, pag nag-reunite kami ng friends ko, yun, lagi kami nagbabambike. Okay, baka mayroon kayong gustong i-shoutout or batiin, ma'am, batiin nyo na po. Shoutout po sa lahat ng classmates ko sa EN1A BS Entrepreneurship. Ayan, oh. Sina-shoutout kayo ni Ma'am MJ. Sino pa? Yung mama at papa mo, hindi mo pa papabatiin. Wait lang kasi, kuya. Tapos shoutout ko yung mga friends ko din sa, ano, nung high school friends ko. Tapos, syempre, yung mama kong sobrang ganda. Yun, ayan, si yes. Ma'am MJ. Ha. Maraming salamat, Ma'am MJ. Ha. Thank you po. Thank you din po. Ingat po. Ingat. So, ito naman si Ma'am Ana. Na-experience niya rin yung pagsakay dito sa Bambike. Ma'am Ana, kwento mo naman sa amin kung ano yung naging experience mo dito sa pagsakay mo dito sa mga Bambike natin dito. Super solid kasi ang ganda ng bike nila. Tapos hindi sila yung bike na ano, super hina ng preno. Super okay siya tsaka safe. Tapos malinis pa. Regular na nga ako dito, kulang na lang dito na ako titik. Yun. Lagi na pala kayong nagbabike dito, ma'am. Tapa na kami ng mga kuya dyan. Yun, okay. Si ma'am, baka meron kang gustong i-shoutout or may gusto kang batiin? Shoutout sa mga classmate ko sa PLM. Yan, BSB FM 13 Block 3. Hello! Yun. Hello sa inyo. Ayan, ha. Maraming salamat po, ma'am. Ingat po kayo palagi. Thank you. So ito mga kapadyak, nandito si Ma'am Claire, admin staff siya dito sa Bambike Philippines. Meron lang din siyang mga ipopromote sa inyo at iimbitahan niya rin kayo na pumasyal dito sa pwesto nila sa may Intramuros. Sige po. Hello po, my name is Claire, admin ng Bambike po. Then pwede po kayong bumisit dito sa store namin, sa shop. 9 to 6 open po kami. Meron din po kaming mga available na merch like yung bamboo shirt namin, bamboo shades, tsaka yung bamboo bow tie. Pwede nyo pong i-avail ito. May Facebook page din po ba kayo? Yeah, meron din po. Meron. Then meron din kami sa website. Okay. Ayan, hanapin nyo lang dito si Ma'am Claire, mga kapadyak, kung sakaling meron kayong magustuhan dito sa vlog natin sa store nila. Maraming salamat po, Ma'am Claire. Ha. Thank you po. Ayan. What's up, mga kapadyak? Nandito tayo ngayon sa may Intramuros, sa may Casa Manila Museum. Papasyalan natin ngayon dito yung mga bamboo bike nila. At alamin na rin natin kung ano yung mga detalye nito. Alamin na rin natin kung magkano yung presyo ng mga bisikleta nila dito na gawa sa Kawayan. Bamboo bike nga kung tawagin, mga kapadyak. Kung interesado ka sa video na to, samahan mo ko today. Let's go!
Okay mga kapadyak, magsisimula na tayo dito sa pwesto ng BAM Bike Eco Tours dito sa may Casa Manila Museum. Makakasama natin ngayon dito si Sir Jonathan. Ayan, Sir Jonathan, bati ka naman or invite mo naman sila na bumisita dito sa BAM Bike Eco Tours. So welcome, ako po si Jonathan from BAM Bike Eco Tours. We invite you to visit us here at our HQ at Casa Manila Museum, Real Street Corner, General Luna Street, Intramuros, Manila. Yun, si Sir Jonathan yung makakasama natin dito at si Sir Jonathan yung magbibigay ng mga detalye sa atin kung ano ba yung mga bike na nandito sa labas. Okay, Sir Jonathan, tanongin lang namin kung ano ba yung mga nakadisplay yung mga bike dito, para saan ba itong mga bike na nandito? So itong mga bike namin na nasa labas ay for rent para sa mga visitors ng Intramuros at pwede silang umikot sa buong Intramuros with gamit itong mga bike na to, no? Yes, using our BAM bikes. Yun. Pwede nilang iikot yung bikes around Intramuros and pwede rin nilang ipasok sa loob ng Fort Santiago. Yun. Sir Jonathan, magkano nga ba ang arkila ng mga bisikleta nyo rito? So, ang rent namin per hour ay 100 pesos at meron din kami binibigay na student discounts para sa mga student with ID, which is 50 pesos per head. So kalahati talaga agad yun, yes, ang bawas, sir, no? So yun po yung perks para sa mga students na nagbibigay ay nagpapakita ng ID. Nagdadala ng ID, school ID nila. Yun, so mga kapadyak, kung kayo ay estudyante, kailangan magdala kayo ng ID. Kalahati agad ng presyo yung mababawas kung sakaling may dala kayong ID kung magre-rent kayo dito. Tama yun, Sir Jonathan, yes, no? Silipin lang namin yung mga available na bike dito sa mga for rent nyo, ha. Ito mga kapadyak, oh. Tingnan nyo yung forma nitong isa, oh. Formang ano siya, Sir Jonathan, ano? Parang Japanese bike. Pero na-convert siya sa bamboo frame. Yes. Ayan, oh. Mapapansin nyo dito mga kapadyak, oh. Ayan. Ang ganda ng pagkakagawa, no? Ito, kawayan. Tapos yes, ito, abaka fiber. Yes po. Ayan mga kapadyak, oh. Tapos nandito yung mismong logo ni BAM Bike. Ayan, oh. Ganda, no? Ito yung mga isa sa pwede nyong i-rent na mga bisikleta rito. Pero pagdating dito sa seat stay at chain stay, ito pa rin yung original na parts ng frame set. Yes po. Ayan, no? Pero meron din naman po kami mga gawa sa bamboo talaga yung... So meron din pala sila dito mga kapadyak, yung buong frame puro bamboo na talaga siya mga kapadyak, kagaya nito, ayan, no? Mix siya, no, sir, no? Bamboo tsaka abaka fiber. Yes po. Ayan, no? Ito yung mga bisikletang pagpipilian nyo rito mga kapadyak. Kung sakaling magre-rent kayo ng mga bike, ito, meron tayong mga iba-ibang sukat ng gulong na fit para sa inyo. Ayan, no? Pwede nyo silang iikot dito sa buong Intramuros, pwede rin ipasok sa Port Santiago. Ayun, ito, ang ganda, oh. Easy rider yung forma mga kapadyak. Ayan. Ganda, no? Ito yung mga sample ng mga for rent nila rito mga kapadyak, ha? Ayan, no? Iba-iba ang design yan. Ito, oh. Naka-reinforce pa nga yung seat tube nyo, kaya talagang matibay, no? Ano to, sir? Kayo talaga gumawa nitong mga bike na to? Ay, mga frame na to? Meron po kaming yung manufacturing namin sa Victoria Tarlac. Victoria Tarlac? Yes po. Sila yung gumagawa talaga ng mga frame na to? Yes po. Bali, under din po sila ng BAM Bike po. BAM Bike din. Yung company po mismo. Okay, silipin lang din ulit natin yung mga available bikes pala nila dito, yun, no? Napakarami nilang available dito, yan. Magaya nito. Ito parang yung Easy Rider din, pero ito buong frame niya, oh. Puro ano na, oh. Puro bamboo na. Ayun. Ganda, oh. Diba? Manalo. Tapos ito, parang yung top tube niya lang yung yes, ano, po. No. Ito, all sir. Po yan. Parang kawayan din ba to, sir? Yes po, kawayan po yan. Bali, dikit-dikit po yung kawayan, then pressed po. And then cured po yung kawayan. Kumbaga parang pinatibay talaga, Sir, yes, Jonathan. Yes po, and then bolted na lang po yung ano po, sa yung top tube niya po. Oo nga, no. Ayan mga kapadyak, pinagpatong-patong daw na kabayan, tapos pinrest para maging 6'6", Sir Jonathan. Yes, ano? Po. Ayan yes, mga kapadyak, napakaganda ng forma. Top tube niya, double tube agad, ano? Napakaganda. Tapos meron din tayong ganito. Ito actually Japanese bike talaga siya, ano? Uh-huh. O dinagdag lang yung details na to para maging formang... kawayan bike yung forma niya. Ayan. Nandito pa rin yung mismong logo nila, BAM Bike. Ayan, oh. Napakaganda. Ayan pa yung mga available nilang bike dito. Ayan. Kung sukaling gusto nyo mag-rent,
ko. 100 pesos per hour. Tama yan, Sir Jonathan? 100 pesos lang per hour. Pwede na kayong umikot dito sa buong Intramuros. Ayan o. Ito nga o. Napakalaki nitong isa o. Ayan o. Ganto o. Buong frame niya. Bamboo na, mga kapadyak. Ayan o. Panalo, diba? Napakaganda, no? Itong dropout na lang niya yung hindi naka-bamboo rito. Ayan. Siyempre para matibay. Okay, Sir Jonathan. Balita ko rito, meron din kayong mga for sale na bisikletang kawayan, ano? Yes, bomb bike. Meron po kaming mga demo bikes na meron din po rin kaming for sale na bikes sa na ma-avail niyo by visiting our website www.bombbike.com. Yun, pwede ba nating makita yung mga sample diyan ngayon, Sir Jonathan? Ayun, mga kapadyak. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para silipin yung mga available nila rito at saka yung mga for sale nilang mga bisikleta at yung mga frame nilang available dito. Ayan o. Simulan ka na rito, Sir Jonathan, sa mga frame na nandito. Yung mga frame ba na to, design for anong bike yan? So, itong mga frame na nakasabit na to ay pang MTB. Ah, kahit alin dito sa tatlo, sir. Yes, puro pang MTB talaga sila. Pang anong sukat ng gulong ang pwede dyan, Sir Jonathan? Sukat po ng gulong po niyan ay 26 and ito po, Victoria 2.0, 26 din po yan. Pang size 26? Yes po. And then, Luntian 2.0. Ito. Pang 26 din po yan. Size 26 din. Pang 27.5. And then, kung mag-order po sila ng frame po na 29er, yun po ay custom made. Made to order, yes, sir. Po. No? Ayan, mga kapadyak. Sir, magkano nga ba yung presyo natin para sa size 26 na frame na bomb bike? Ayan. 35,000 po yung frame po na okay. Luntian 2.0 and Victoria 2.0. At kapag built bike naman po, nagbebenta rin po kami, ang starting po nun ay 55,000 po. Oh, yun mga kapadyak ha. Yung frame na ganito, nagkakahalaga daw ng 35,000. So, meron din daw silang sample dito ng kumbaga, isang buong bike na, sir, no? Yes, po. Nagkakahalaga naman ng 55,000. So, mamaya alamin natin yung mga nakasalpak dong specs at saka yung mga piyesang nakakabit dun sa built bike nila. So, pakita ko muna sa inyo ulit yung mga frame natin dito. So, ito pang MTB na size 26. Tapos ito, MTB rin na pang size 26. Pero ito, parang design siya for ladies, sir, no? Yes. Kasi curve yung sa top tube niya. So ito naman yung pang size 27.5. Same lang din po yung TN 2.0. Same lang din sila. Hindi naka-display yung pang 27.5 nyo. So ano. So itong mga bike na nandito, sir. Ano ba to? Ito rin for rent nyo rin. Ayun, mga kapadyak, ito rin pala yung mga for rent nila rito. Ayan. Marami tayong pagpipilian dito. Ito Japanese bike oh. Ang ganda ng forma, ayan. Double tube siya oh. Oh, ganda no. Instead na yung frame niya bakal, pinalitan nila ng kawayan. Ayan. Kaya naman napakagandang tignan. No? Ayan o. Ito pa nga BMX o. Oh. Ang gandang tignan itong BMX na to. Poging-pogi. Yung mga nandito sir, hindi nyo talaga binabenta yan sir? Nagbibenta rin po kami occasionally po ng mga fleet bike. Okay. Meron din pong instances na kapag po yung mga guest po namin na tinutour, mga foreigners, pag nagustuhan nila, sir. Nagustuhan po nila yung ano, yung bike na gamit nila. Minsan po binibili na nila right away. Okay. Para may uwi na rin nila sa kanila. So, yun pala, sir, pagka nagustuhan halimbawa yung mga nanonood sa akin ngayon nagustuhan nitong mga bike na to, pwede nilang bilhin 'yan. Pwede po approve na lang namin yung ano, yung presyo. Kukumpute na lang, sir, yes, kung magkano. Ayun, yes, mga kapadyak. Pwede nyo rin daw itong bilhin kung sakaling makita nyo dito sa vlog natin at magustuhan nyo. Kukumputin na lang nila kung magkano yung aabutin para masabi nila sa inyo kung magkano yung presyo. So itong ganda. Tingnan nyo yung handlebar niya. Yan, made from bamboo rin talaga siya. Tapos abaca fiber. Tapos dito sa top tube niya, double tube nga yan. Ayan, mga kapadyak. No? Napakaganda. Purmang forma. Tapos ito, buong frame niya na talaga. Puro bamboo. Ayan, ganda no? Ito BMX, yung mismong top tube niya yung pinalitan ng bamboo. Oh. Ito meron din tayong Japanese bike dito na bomb bike din. Gawa rin sa kawayan yung isang buong frame niya, di ba? Napakaganda. Tapos ito, isang buong frame din
gawa rin talaga sa kawayan yan, mga kapadyak. More on na tayo dito, more on Japanese bike yung mga bike natin dito. Meron din namang nasisingit na ibang itsura ng mga bike, kagaya na itong mga BMX. Ito nga oh. Oh. Mountain bike. Oh, yan, napaka-pogi nitong mountain bike na to. Yan, oh. Oh. Isang buong frame. Ito sir, ito ba yung sample natin pang size 27? Hindi po. Ito po yung size 29 po. Ah, pang size 29. Yes, so, yan, napakalaki. Oh. Ito na yung biggest size nyo, sir. Yes, no? Yan, napakaganda mga kapadyak. Yan. Bambike.com. Yan. Nakikita nyo. Sana nakikita nyo. Bambike.com. So, kagaya din naman ng mga regular na mountain bike. Yes po. Ganun din ang setup niya. Ang naiba lang sa kanya yung frame niya talagang kawayan ang ginawa nila. Yan, napakaganda, no? Pero dito po sa mga sa head tube po. Abaka fiber, no? Abaka fiber po, pero sa loob po niya, ay bakal po. Kasi, bakal. Oo, syempre, para matibay, sir, no? Saka para mag-fit sa mga headset, pyesa. No? Saka sa fork. Yes, di ba? Gusto niyo magpagawa ng ganito, ha? Made to order sila dito. Lalagay natin sa description box yung complete details ng Bambike Philippines para maka-order kayo ng mga ganitong klaseng bike. So, parang yung mga ganitong bike, magaan din, sir, no? Kumbaga, parang carbon, no? Meron kasing tinatawag na alloy, steel, yes, tsaka carbon, sir, no? Siguro parang yung weight nito ay nakakategorize sa carbon, sir, no? Sa gaan. Parang ganun, no? Hindi lang natin masigurado kasi hindi naman natin total na totally binubuhat. Ito po. Ayan, no? Pwede nyo po buhatin. Oh, sige nga, try nga natin buhatin. Ayan, si Sir Jonathan muna ihahawak ng camera natin. Ayan, mga kapadyak, oh. Sa tansya ko dito, depende pa rin kasi sa specs na nakabit, eh. Pero ito kasi, medyo parang malaki yung medyo mabigat yung mga specs na nakakabit sa kanya, kaya medyo mabigat siya. Pero kung ikukumpara natin itong frame niya, parang yung frame niya makakategorize siya sa carbon. Kasi kawayan, kahoy, alam niyo naman pagka kahoy, mas magaan siya kaysa sa alloy tsaka sa steel. Kaya ito, para sa akin ha, parang kasing bigat siya ng carbon na frame. Itong kawayan na frame na to. Okay, thank you Sir Jonathan. Sige po. Ayan, tuloy natin. So, yung mga nandito Sir Jonathan, tignan pa natin yung mga bike nyo nandito. Ito. Ah, ito. Sige. Ito mga kapadyak, ang ganda rin ng forma. So, ito pala yung nandun, sir. Yes po. Ito po yung Victoria 2.0. Victoria 2.0. Yes po. Ayan, ito yung sample namin na built bike. Anong sukat ng ano yan, sir? Pang 26? Pero yung nakakabit na gulong sa kanya ay ano sa 27.5, yes, oh. Ayan, mga kapadyak, oh. Fit din pala siya for 27.5. So, kanina sabi ni Sir Jonathan, ito daw yung frame na para sa size 26 ER. Para sa size 26, sir. Pero, pwedeng-pwede rin pala siya sa size 27.5, ano? Ayan, oh. Malaki pa yung clearance dito, eh. Pwede ka pang maglaki ng gulong. Ayan, oh. Oh, Victoria 2.0, sir, no? Ayan, mga kapadyang, ang ganda, oh. Panalong-panalo, di ba? No? Panalo. Ayan, kung sakaling gusto nyo ng mga ganitong frame, pwede kayong magpasadya. Lagay ko sa description box yung complete details nila. Sa side naman na nandito, sir. Sige, sir. Ito po yung Miranina. Ito yung Miranila model natin. Miranila. Miranila. Yes po. Coaster po ang pedal ko. Ito naman mga kapadyak, para sa mga fixie lover, meron din tayong frame na para sa inyo. Kagaya nito, Miranila ang tawag sa frame na to. Ayan o. Ganda o. Oh, itong setup na to, naka-fixie siya. Fixie setup siya. Foot brake din yung ganitong klaseng bike. Ayan o. Oh. Bagay na bagay din mga kapadyak, di ba? Napakaganda o. Oh. Ang sukat ng gulong nito ha, para alam nyo, 700 by 28C. Yung nakakabit na gulong sa kanya. Oh, ito yung clearance niya rito. Ayan o. Oh. Pwedeng-pwede nyo pang dagdagan. Oh. Ganda no? Oh.
Ayan, ha. Magkano naman yung mga ganitong frame, sir, pang fixie? Built bike na po yan, sir. Ah, built bike na isang buo na binibenta, yes, sir. Presyo po niyan ay 50,000. 50? Yes. Po. Ayan, 50,000 daw yung ganito, mga kapadyak. Ayan, ha. Kumbaga, isang buong bike na yung bibili nyo. Ayan, ha. As is na yun, sir, 50,000. Yes, kung ano yung nakasalpak sa kanya, ayan na. Yes, po. Yun. 50K mga kapadyak, ha, sa mga makakakursunada ng ganito. Ayan, ha. Handle grip niya, leather. Ha? Ganda, ha. Alloy yung boha. Harap tsaka sa likod. Crank arm niya, alloy. Pati pedal, alloy. Tapos fixie setup siya. Saddle niya, ayan, ha. Button saddle na classic. Diba? Napakaganda, no? So dito sa BMX na to, sir, for sale din yan. Ano po yan? Fleet bike din po yan. Ah, ito. Pwede yes, rin ibenta, sir. Opo. Ito, mga kapadyak, o. O, formang BMX naman siya. Ayan, o. Magkano naman yung ganito, sir? Dahil fleet bike po siya, meron po siyang difference sa price. Dahil yun nga, ginagamit siya for rent. Mm-hmm. Makikita na po nila yung price po para sa ano po, sa online bambike.com po. O yun, mga kapadyak, bisitahin nyo na lang yung bambike.com ito para makita nyo yung ibang presyo ng mga bisikleta nila. Ayan, bambike.com. Ano pa ba yung pwede nating ipakita dito, sir, na for sale nyo na built bike? Ayan, sir, for sale din yan. More on fixie pala, sir, no? Ito po yung kumbaga different. Yung available, no? Ito yung available po namin. Ngayon. Pero meron din po kami, produce din po kami ng frames for mountain bike, road bike, gravel bike, and fat bikes po. Yun, marami pala tayong different, iba-iba pala ang pwede nating i-assemble na frame for mountain bike, road bike, fat bike. Lahat ng kategory ng bike, sir, pwede niyong gawin, ano? Yes, so, yung mga naka-display nga lang dito, so, ito yung mga available nila. Ito, fixie na naman to. Pero, this time, makikita niyo yung top tube niya. Sa top tube, sa top tube niya, yung merong kawayan. The rest, puro stock na ng original frame niya. Ayan, no? Makikita niyo. Di ba? Ito naman yung sample ng sa top tube niya, yung kawayan. Di ba? Magkano yung ganito, sir? So, ito po yung aming Estrella Boat. Estrella Boat, yes, ito agad. Yun po yung name ng model. And it is priced 35,000 pesos po. 35,000 pesos, yes, mga kapadyak. Ayan, as is nyo na siya mabibili. Kung ano yung nakasalpak sa kanya, yan na yung may uuwi nyo. Ayan. Napakaganda rin, ano? Ayan, oh. Ganda. Ito kasi yung nagpapaganda sa kanya. Ayan. Yung details dyan, yan yung binabayaran dyan. Bum bike. Yeah? Yes. Napaganda. Next natin dyan, Sir Jonathan. Ano po ba yung pwede natin ipakita? Meron pa po kaming ipapakita sa inyo doon sa May Plaza. Mm-hmm. At ito po ay ginagamit po namin para sa tour po. Ah, sige. Sige na natin yan. Uy, mga kapadyak, ha. So, ito po yung mga samples. Wow! Yun, oh. Same lang din po yung frame po. Yun. Pero yan po yung mga demo bikes po na meron kami dito sa shop. So ganito yung mga sample na pwede nilang ipagawa, sir, no? Yes po. Meron po kaming complete details po sa website. Kasi po hindi po namin maidala dito. Kasi yung mga bikes po na nandito ay karamihan ay for rent po. For tours po. Kapag nagtutour naman po, minsan may mga guests po na hindi marunong magbike. So nag-o-opt sila na gumamit ng pedicab. Yun. So we have a bamboo pedicab din. Ito, bamboo pedicab nila, mga kapadyak, napakaganda. Yung mismong sidecar niya ay made from bamboo. Kaya naman ganito ang itsura niya. Yan. Pero yung bike niya, normal lang din naman na bisikleta. Ito lang talaga yung nagkaiba, mga kapadyak. Yung ginamit na sidecar sa kanya, made from bamboo. Kaya ganito kaganda yung forma. Yan, oh. Magkano naman ng rent kung ganito, sir? So, kapag magbubook sila ng tour at i-state nila na hindi sila marunong magbike or meron silang member of the group na hindi marunong magbike, add na lang sila ng 1,000 pesos. 1,000 pesos. Yes, ano yun, sir, for booking? Walang walk-in tayo pag ganito? Meron din kami, nag-cater din kami sa mga walk-in pero para mas organized yung
turning nyo, mag-book sila in advance. Oo, kasi baka mamaya may gumagamit nito pag nag-walk-in sila, hindi rin nila ma-experience. Nila ano, sir, no? So yun, makapadya kung sakaling gusto nyo yung ganitong, ano, ganitong klaseng unit nila rito, yung bike na merong sidecar, eh mag-book na lang kayo para siguradong maabutan nyo yung ganitong klaseng bisikleta nila rito. Kasi pag nag-walk-in kayo, baka mamaya meron palang gumagamit nito, eh sayang ang punta nyo, mga kapadyak. Mas maganda eh kung ibubook nyo na lang para siguradong kayo ang unang makakagamit ng ganito nilang unit. Okay? So ito pa nga yung ibang klaseng unit nila rito, ha, for mountain bike. Ayan, oh, ganito yung setup nila. Sa kanila yung frame, pero depende na rin sa kanila, Sir Jonathan, kung gusto nila sa kanila yung pyesa, no? Yes, frame po, lang ang bibili nila sa inyo. Yung mga nagpo-purchase po sa amin na ay frame lang po para ma-customize nila yung kung ano yung ilalagay nila, from fork, from bottom bracket, group set, pati yung saddle nila, sila nang mag-customize noon. Kaya usually ang binibili nila puro frame lang. Yun, mga kapadyak. Oh. Kung gusto nyo palang i-customize yung mga bisikleta nyo, eh, frame na lang ang bilhin nyo. Pero meron naman din silang ino-offer dito na isang buong bike na. Na sila yung mismong nag-custom, sila yung pumili kung anong mga pyesa ang ilalagay nila dun sa bike nila. Choice nyo na lang din kung frame ang kung frame lang ang bibili nyo, or kung bibili rin kayo ng isang buong built bike sa kanila. Oh, ayan, mga kapadyak, ha. Po na kapag po built bike po, pwede nyo naman, po, naman pong i-state sa website namin na gusto nyo po ng ganitong specs. Add na lang po yon. Yung mga presyo kanina po na nabanggit, yun lang po ay yung starting price. Mga generic brands lang po yung included doon. Pero kung gusto nyo po ng mas customized na pagdating sa inyo ay buo na talaga at yung specific na specs ang gusto nila. Kumbaga parang pasadya, sir, no? Pwede naman nyo pong i-state din yun sa ano namin. Ayun, kumbaga parang magre-request sila. Yes. Limbawa, ganitong fork ang gusto kong ilagay nyo dyan. Ganitong manibela ang gusto kong ilagay nyo dyan. So, i-add na lang nila, no? Kumbaga, yes, naka-list na lang doon kung magkano yung mga presyo ng mga nilagay nilang pyesa na request ni customer. Yes. Tama, sir. And then we will send them their invoice na lang. Yun, i-take down na lang nila yung mga price na nagamit para yun yung babayaran nyo. Yun, maraming salamat dito, ha, kay Bam Bike Eco Tour Intramuros. Ayan, no? Experience Express Tour. Open pala sila dito 9:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Yan po yung start po ng tour namin. So meron po kami nag-offer po kami ng tours around Intramuros. We have two slots for tours. Yun nga po yung 9:30 a.m. and 3:30 p.m. Ah, okay. Yes po. Pero ang shop po namin ay bukas from 9 a.m. to 6 p.m. po. Ang cut-off po ng rentals namin ay 5 p.m. po. Ah, okay. So yung mga naabutan kong nagsoli ng bike dyan kanina, sir. Yes po. Ano yun? Nakabook ba sila o nag-walk-in lang sila? Usually mga walk-in tour. Walk-in. So pagka walk-in naman, sir, okay lang kahit may abutan silang mga bike dyan, yun na yung gamitin nila. Yes, no? Po. Kung ano po yung maabutan nilang bikes dyan, yun lang po yung for rent namin. Pero kapag nag-book po sila in advance, yung makakapamili mga maganda po naming bikes ang ipaparent namin sa kanila. Yun. So, yung mga may basket po. At tanong ko na lang din, sir, kung sakaling nagbook ba sila, magkaiba ba presyo nung kung nagbook sila dito sa nag-walk-in sila, magkaiba ba presyo nun, sir? Yes po. Ang advance booking po namin ay 200 pesos po for the first hour. Yun po ay i-re-reserve sa inyo, at yun po yung mga magagandang bikes po namin na meron kami. And then kapag po walk-in, kung ano po yung maabutan ninyo, yun lang po ang pwedeng iparent namin, which is 100 po per hour. Kapag po nag-book kayo, 200 pesos per hour. Yun. Yes po. Maraming salamat, Sir Jonathan, ha, dahil in-assist nyo kami rito, yes, sa mismong shop nyo sa Bam Bike Eco Tours Intramuros, mga kapadyak. Open sila dito Monday to Sunday. Hanapin nyo lang din si Sir Jonathan. Okay, maraming salamat, Sir Jonathan. Maraming salamat po. So yun na nga, mga kapadyak, nalaman nyo na kung ano yung mga detalye ng mga
Bomb Bike dito sa may Intramuros. Kung sakaling meron kayong mga nagustuhang frames dito, may mga nagustuhan kayong bike, ilalagay ko na lang sa description box yung complete details nila, yung website nila, contact number, tsaka yung address nila rito para madali nyo silang mapuntahan at matawagan. Maraming maraming salamat dito sa Bomb Bike Philippines dahil napayagan nila tayo na mag-vlog dito sa kanilang pwesto sa may Intramuros. At maraming salamat din kay Sir Jonathan dahil in-assist niya tayo dito ngayong araw. Salamat din sa inyo mga kapadyak sa walang sawang pagsuporta sa mga ginagawa kong video. Patuloy nyo lang akong suportahan, bigyan nyo lang ako ng like, share, comment, tsaka subscribe din kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video kagaya nito. Salamat sa pananood nyo mga kapadyak. Kita-kits na lang ulit hanggang sa mga susunod pang video. Ride safe sa lahat and God bless sa inyo. We'll be right back.